Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Aling Gina, ano po ang inyong reklamo? Ang rereklamo ko po yung asawa ko na ako po ay araw-araw naghahanap buhay. Lagi na lang akong pinagseselosan. Araw-araw, kumakayod para kumain yung mga anak dahil wala naman po siyang hanap buhay, kundi stroke na siya. Tapos selos na selos sa akin, araw-araw sinusundan ako. Pag ako'y naghihilot, sinisiraan niya yung mga hinihilot ko. Sabi ng lalaki daw ako. Pero wala naman siyang nakikita. So yun yung problema niyo po, selos ng iyong asawa. Pero seloso na ho ba siya mulat-mula? Hindi ho. Ito lang ho nung na-stroke. 4 na taon na siyang stroke. Pagka-stroke niya, selos ng selos. Kasi araw-araw kasi ho, lumalabas ako doon sa kabilang bahay. Naalagaan ko yung matanda ngayon. Pati yung bahay ng matanda, pupunta siya doon. Sabi niya, lagi daw kami magkasama, parang asawa ko daw. Gagalit naman ako sa kanya kasi kung hindi doon sa matandang yun, eh doon ako kumukuha ng pangkain namin. Babali ako 1,000, minsan 500, ibibigay ko sa kalila. As pag uwi ko, inaaway ako. Wala naman akong ginagawang masama. Ano ang gagawin ko kung hanap buhay? Eh, yan lang talaga, paghihilot, maglalabada, lahat ginawa ko, masama pa rin ako sa kanya. Gaano kalayo yung bahay ng sinasabi niyo pong matanda Bali, sa inyo? Mga 10 lakad pa. Doon lang sa kabila, pababa, pagano. Malapit lang. So, magkakilala sila noong matanda na iyong inaalagaan? Kilala niya. So, ang suspetsa ng iyong asawa ay meron kang relasyon doon sa matanda? Oo, meron. Pero wala naman, no, kasi bintak, na-stroke na rin yun, inalagaan ko rin sa hilot. Kumbaga, magaling na rin yung matanda. Wala bang nakikialam sa inyong mga anak meron dito po sa inyong problema? Meron po. Anong sinasabi nila? Yung anak kong pong panganay. Minsan pong nag-away kami, inawat po ako ng anak ko. Kasi po, itinulak ako ng asawa ko, nag-away kami doon sa karsada. Lumaban ako kasi niwarat niya yung damit ko. Inabol pa rin ako hanggang doon sa poste ng Miral ko, doon kami na-shoot. Hindi na kami makaalis doon. Ang ginawa ng anak ko, binuhat ako, dumudugo yung muso ko. Nagalit na ako sa kanya, tumakbo ako ng barangay. Yung pagtakbo ko sa barangay, nireklamo ko na doon sa barangay kasi laging ginagawa sa akin yung pananakiti. So anong nangyari po doon sa pag-uusap niyo sa barangay? Pinag-aayos naman po kami, pinagharap lang. Ayaw naman niyang humarap. So hindi kayo nagharap sa barangay? Nag-aaway pa rin kami. Kaya, so wala kayong mga kasulatan? Wala kayong napagkasunduan? Meron po, ibinalater ko na lang po siya. Letter sa polis? Sa ano po, barangay. Ah, sa barangay. Konting background lang po, Aling Gina. Kailan ho kayo nagpakasal? Bali, ano po yun? 6 na ang inyong anak. Opo, 6. Tama? Po. Kailan po ito? Anong taon? Ano po yun eh? Valentine's po. Anong taon? 2015. Okay. So, mahal yung isa't isa dahil pagkatapos ng halos 20 years, kayo'y nagdesisyon magpakasal. May kwento kung bakit kayo nagpakasal? Eh nga po, kaya po ako nagpakasal kasi po meron siyang mga SS sa kapag-ibig. Kaya sabi ko, kailangan baka mamaya hindi naman walang mangyayari doon sa ano niya, sa iba mapunta. So, ang dahilan kung bakit ka nagpakasal ay dahil doon sa mga benefits. Sa mga, benefits. Kayo ba'y nag-uusap? Napag-uusapan ang mga bagay-bagay na ito? Halimbawa, nung kayo magpakasal? Klaro ang dahilan kung bakit kayo nagpakasal. Kami nagpakasal dahil sabi ko, yun nga po yung sa SS na sinasabi niya, wala daw. Baka naman na-insulto po siya. Hindi naman po. Naintindihan niya? Naintindihan. Dahil nung kayo nagpakasal, 6 na ang inyong anak. So, nasaan ngayon ang inyong relasyon? Bakit ho kayo pinalayas
sa inyong sariling bahay. Pinalayas niya po ako, gawa nga po daw na may lalaki ako, selos ng selos. Pag nakikita niya ako, galit na galit lagi sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Sabi ko sa kanya, lagi mo akong pinagseselosan. Ako na lahat-lahat, pagod na akong kumayod. Tapos kung gawin mo sa akin, tatadyakan mo pa ako. Halos wala na akong magawa sa buhay ko. Tilang gusto ko na nga akong lumayas na talaga, kaya lang di ko talaga yung mga anak ko lang. Yun na lang tinitignan ko yung mga anak ko. Pagkain lang ng pagkain, inaabot ko sa kanila. Eh ako, pagod na ako maghanap buhay. Hirap na ako. Ayoko na, sabi ko, ayoko na makisama sa iyo kung ganyan lang din ang ibibigay mo sa akin na buhay. Tatadyakan mo ako pa, naghahanap. Hirap na po ako. Ayoko na talaga. Halos manhid na yung mga kamay ko. Kahahanap buhay, baliwala pa rin sa kanya. Hindi ko narinig sa kanyang salamat. Wala akong narinig na salamat. Tinulungan ko siya, pero wala akong narinig. Hirap na ho ako. Ayoko na talaga makisama. Pagod na ako. Kaya ayoko na ho. Yun lang ang sa akin. Paano niyo ho nakikita ang inyong mga anak ngayon na kayo hindi na umuwi sa inyong bahay? Pag nakikita ako ng mga anak ko nanghihingi ng pangkain, binibigyan ko pagbebente. Tapos babalik na ho uli ako dun sa trabaho ko. Kasi pwede naman ho kag dun sa trabaho ko, pwedeng labas-pasok ako. Bago ho nagka-stroke ang inyong asawa, siya na may mabuting asawa. Nagpo-provide naman po siya sa inyo. Okay. Anong kanyang trabaho? Meron ho yung trabaho. Nagpipintura po ng mga tangke. So nahinto lamang ang kanyang trabaho dahil na-stroke nga siya? Oo. Pero nung siya may trabaho, nagsusuporta naman siya? Nagsusuporta naman ho. Nung may trabaho siya dati, bibili ko lahat ng pagkain. Basta bibili na ako ng maraming pagkain yun pagdating ng sahod niya. Pagdating niya naman, naasikaso ko siyang kumain. Nung na-stroke lang ho, talagang nagkaganon na yung ugali. Aling Gina, pasensya na po kayo. Gusto ko lamang puntahan yung pinanggagalingan ng selos ni Mang Albert. Napakahirap po nito itanong, pero totoo ba na merong pagkakataon na kayo'y nagkaroon ng relasyon sa isang kapitbahay? Na ang sabi, yun daw ang pinanggagalingan ng kawalan ng tiwala ng inyong asawa sa inyo. Opo, totoo po yun. Pero yung panandalian lang naman, hindi naman ho kami nagtagal na relasyon ng lalaki kasi takot akong manlalaki nga ho. Nalaman po ito ng inyong asawa at siya'y nagalit. Opo, yung mga kapitbahay po ang nagsabi. Oho. Pero hindi naman ho. At tinatanggap niyo ho yan na kayo'y nagkamali. Oo. Matagal na po yun. Humingi ho kayo ng tawad sa inyong asawa. Oo, humingi naman po ako dahil nagsasama pa rin kami nung time na malakas yan. Pero alam nyo na isa yun sa pinanggagalingan ng kanyang selos, ng kanyang pagkawalang tiwala ho sa inyo. Nanumbalik din ang inyong pagsasama. Nung na-stroke lang siya, saka siya nagkaganon. Ah, so yung issue noong kapitbahay, wala ho yun? Wala na ho. Okay, so kayo nandito po sa CIA with BA. Ano po sana ang gusto nyong mangyari? Gusto ko po siya bigyan ng leksyon para matauhan. Ngayon, kung pwede, ipakulong ko na lang para matapos na eh. Ayoko na talaga hong makisama sa kanya sa ginagawa niya sa akin, paghihirap eh. Gusto niyo ho siyang makulong at makipaghiwalay ng maayos? Oo, makipaghiwalay na. Yan ang gusto niyong sabihin. Para hindi na ako guluhin niya. Aling Gina, ito po ang inyong kwento. Mamaya ay makakausap natin si Kuya Alan at Ate Pia. Opo. Maraming salamat po. Thank you po. Mang Albert, nakausap po namin si Aling Gina. Nais po namin marinig ang panig ho ninyo. Ano ho ang inyong kwento? Simula po noon kami magsama, ginagawa niya ako hindi maganda. Una, yung naging karelasyon niya, yung first love niya. Ito yung kapitbahay? Una pa yan, meron pa. Ah, meron? Meron pa. Tapos yung pangalawa naman, yung nagtatrabaho sa poultry, yung naging karelasyon din. Tapos po, inamin niya sa akin na nanonood sila ng sine. Meron bang pangatlo? Meron bang pang-apat? Meron bang yung pangatlo, nung lumipat kami dito sa Gulod, Malaya, yung naging kapitbahay namin. Yun ay tinanggap niya, sabi ni Aling Gina. Pero matagal na raw po yun. Matagal na po yun. Pero pinatawad ko na po siya. Sa lahat ng ito, pinatawad niyo po pinatawad siya. Ko na siya. Okay. So, punta naman ho tayo doon sa matanda na pang-apat na kanyang inaalagaan. Bakit iniisip niyo po na sila ay may relasyon?
Kumbaga sa ano po, nagsasabi sa akin yung mga kapitbahay, bait naman yung asawa mo. Nakakatulong, dyan pa natutulog, dyan pa naliligo. Malapit na rin po yung bahay namin, pwede niyang saglitan lang yun. Bas, pwede siyang bumalik, pwede siyang umuwi ng bahay, pero matulog, hindi pwede. Dahil lalaki yun eh. Dalawa sila lang po doon sa bahay. Pero Mang Albert, sabi niya ay na-stroke din po itong matandang ito. Hindi, malakas pa po. Nakikita ako. Naglalakad pa po pag umaga eh. Okay. Pero nagseselos po kayo? Nagseselos po. Nagseselos po. Natural lang po dahil nagsawa po ko. At pag nagseselos po kayo, nasasaktan mo siya? Minsan nag-ano kami, na inano ko yung damit niya, ina-upload ko. Siyempre, sobrang galit ko po. Hindi ko maiwasan na yung galit sa manloob. At nangyayari daw po ito, hindi lamang sa loob ng bahay, pati sa labas ng bahay. Sa labas po, nangyayari talaga yun. Oh. Siyempre, sobrang galit ko po. Hindi ko magawang mano, yung ano ko, dahil nagkasakit nga po ako ng ano, na stroke. Kaya sabi nga ng mga tsahing ko doon, pabayaan mo na yung asawa mo. Pero sa hirap buhay, hindi ko nagawang mababae. Ang iniisip ko yung mga anak ko. Okay. Ang sinasabi naman ni Aling Gina ay naghahanap buhay siya at lahat ng kanyang kinikita ay para sa inyong mga anak. Sabi ko nga kahit pinapakain niya yung mga anak niya, ako di naging mabigat sa kanya. Kahit stroke ako, naglalaba ako, nagluluto. Nag-iigib pa ng tubig. Sasabihin niya sa akin, inutil na ako, hindi na ako mapagtrabaho. Nagsimula daw po ang inyong pagiging seloso nung kayo'y na-stroke. Opo. Siyempre, nasaktan ako dahil noong una, naglalabas siya. Tapos nakikita ko doon sa mga lalaki, nakikipag-inuman siya. Nung natapos na yun, pinatigil ko lang siya doon. Lumipat naman doon siya sa matanda. Yung matanda, malakas pa po. Halos nakikita ko, araw-araw doon, naglalakad. Wala bang panahon na tahimik niyong napag-usapan ito? Wala ko, palaging mataas ang boses niya ganyan. Ako malumana yung magsalita po. Pero siya, tumataas na yung boses niya sa akin. Kaya doon nagsisimula yung galit ko. Nung kinakausap ko po si Aling Gina, ayaw niya na po. Hindi na raw niya kaya ang pananakit mo, hindi na raw niya kaya ang buhay niya na kasama ka. Ano po ang inyong reaksyon? Ilang beses na po nagawa niya yan, pero buwabalik pa rin doon sa bahay po namin. Inaano niya yung mga anak niya. Eh siyempre, katulad ko, nagkaroon ng problema sa pangangatawan. Hindi ko na magampanan ng mga ano ng anak ko dahil siyempre, nangingilang ko ng mga tulong doon sa mga kaibigan ko, mga tsaing ko, mga pagkain namin para makain lang kami. Pero siya, sinusumbat siya pa yung mga binibigay niya sa amin pagkain. Sabi, sabihin niya pa sa akin, inutil ka na, wala kang pag-asa, magtrabaho. Sabi ko nga, binuwi ako ng Panginoon. May plano po sa akin ng Panginoon. Kahit ako nagkaganito, hindi ko inagad yan. Kahit ako nagkaganito, may plano pa talaga sa akin ng Panginoon. Kahit ako nagkaganito, hindi ko nagawang mababae. Iniisip ko yung kapakanan na aking mga anak. Mang Albert, ano po ang inyong dasal sa Diyos ngayon? Sabi ko nga sa sarili ko, pinapalalangin ko sa Panginoon, kahit ako nagkaganito, sana hindi magkawat ako at aking pamilya namin. Magsama-sama kami kahit kami naghihirap. Kasi ayaw ko matulad doon sa naging karanasan ng magulang ko, broken ang mga family na kami. Kung kayo po ang masusunod, gusto niyo pong umuwi si Aling Gina sa inyo? Wala namang problema sa akin kung uuwi siya ng bahay. Sabi ko lang sa kanya, pag natapos ka magtrabaho doon sa Batanda, pwede ka namang umuwi, pwede ka namang bumalik. Mang Albert, maraming salamat po sa pagbabahagi niyo ng inyong kwento sa amin. Maya ay kakausapin natin si Ate Pia at Kuya Alan. At dasal ko naman ay sana'y maayos ang dapat maayos. Kami nagbabalik po dito sa CIBA, Ate Pia, Kuya Alan, narito po si Nanay Gina at Tatay Albert. Umpisaan lang natin na alang-alang sa inyong mga anak, huwag na tayong magsasalita ng masasakit na laban sa isa na yung trauma, nandun yun eh. Diba? I mean, once mo lang tawagin
kahit mag-sorry ka, nandun na sa isip niya. Ganun ang tingin sa akin ng asawa ko. Kasi, Albert, aminin ko ha, pinapanood kita, ang dami mong sinabing mali. Kahit sabi mo nasaktan ka, kahit nagseselos ka, pero naramdaman kita, nung sinabi mong, isipin mo, inutil. Diba? Kasi parang, so, alang-alang din sa inyong mga anak, huwag na tayo magsalita na ganito siya. Kasi sabi mo kanina, Albert, diba? Kasi sabi ng mga kapitbahay, ganito-ganito. Eh, may sarili silang buhay, ano ba pakialam nila sa inyong dalawa? Pero kung ikaw mismo nagsasabi sa mga kapitbahay, yan. At kung ikaw mismo nagsasabi sa mga kapitbahay, asawa ko, inutil. Hindi ko naman po nasabi sa kanya. Sa sobrang galit ko po, nasasabi ko dahil pagod na pagod ako mag-galit. Nee, hindi ko kayo pinapagalitan o sinisisi. So, after today, ano sana ang gusto mo mangyari? Ang gusto kong mangyari sa kanya, ayoko nang makisama. Gusto ko, huwag niya na akong papakailaman sa lahat ng ginagawa ko dahil yun ang kinabubuhay ng mga anak ko. Maghahanap buhay araw-araw. Umaga pa lang, naghahanap buhay na ako. Pagkatapos ko, dun mamamasukan naman, maglalabad. Ngayon, selos ng selos, wala naman akong lalaki talaga. Kung meron, di sana nakikita niya, kahit sa matanda, nagagalit sa akin tuloy yung matanda, pinapaalis tuloy ako ng matanda dahil sa kagagawa niya, sisilip ng pupunta, guguluhin ako dun. Pero yung lahat naman ng kinikita ko, sa kalila lang napupunta. So, ang gusto mo, walang pakialaman. Wala nang pakialaman. At kung pwede ko idagdag yung salita, sabi mo, tama, ang dating mo sa akin, gusto mo ng kapayapaan. Opo. So, wala ng peace of mind, na you can do what you want, make a living. Kuya Albert, ikaw naman, anong gusto mo? Ang gusto po sana, magkaayos kami dalawa. Magsama kayo para hindi yung pamilya mag-watak-watak. Sige, dagdagan ko yung... Ikaw lang ang nagpapagulo. Ginugulo mo lagi. Ano? Lahat ng hanap buhay, ginugulo mo. Ikaw lang ang nagpapagulo. Alam mo, sir, simula nung nagsama kami, niloloko na ako, pero nagpakumbaba pa rin ako. Hinayaan pa rin siya. Ilang beses na ginawa sa akin, pero... Kasi, dalawang punto muna, ha? Unang-una, dun sa sinabi mong gusto mo kaayos. Question. Anong willing mo isakripisyo para magkaayos? Sabi ko sa kanya, doon sa matanda, pwede siyang magtrabaho doon, pwede siyang umuwi. Paano ako uuwi? Pinapalayas mo ako? So, ako tingin ko hindi imposible na magsama ulit kayo. Walang imposible. Pero ang tingin ko, kung i-demand mo, sumama ka, ayaw na niya. Kaya hindi ko sinasagot para sa'yo, Eugenia, na may pag-asa pang bumalik. Kasi kung hindi ka willing to be patient, to get there, at ang pipilitin mo lang, eto karapatan ko bilang asawa, eto kailangan mong gawin, 1, 2, 3, 4, 5. E sasabihin ko sa'yo yung batas. Wala sa batas na pinipilit yung isa makisama sa isa. Meron sa batas kung ano obligasyon nyo dalawa. Pero nasa grounds ng batas na mag-file isa o pareho kayo ng legal separation. So pag nag-file kayo ng legal separation, sabihin mong gastos pa yan at saka proseso pa yan. Diba? Ba't karapatan niya eh? And the law can enforce that. Pag sinaktan mo siya, pwede siyang dumiretso ngayon sa polis. But, having said that, hindi pero biro sa barangay, yung... Tinanong ko siya eh, bago ka pumasok. Nubaran ako niya, hinabol ako. Hinabol na pa ako. Kaya ako nagsasabi lang ng excuse me. Kasi bilang babae, hinabol niya. Grabe na ho yung pinagdaanan niya. Ang hirap pag-usapan man lang, ang hirap man lang marinig na pwede bang magkaayos? Kasi... Yeah, that's why hindi ko tinanong. Siya sa harap ng public. That's why nga tayo hindi ko tinanong kung sila pwede magkaayos. Kaya nga, but that's I'm just saying, I'm ang testing. Sakit na marinig niya. Ate Pia, no, sobrang hirap. Ang tinanas ko dyan. You both have to hear things that will hurt you. Because asawa din siya, at marami ding pinagdaanan na masakit. It doesn't justify everything he does, but you're asking for peace. So, ang point ko nga, kaya nga tinanong ko siya, willing ka ba? Kasi pero kung sinagot mo na hindi ka willing. Mahirap ang dinanas ko sa kanya. Ko. Yeah. Sobrang hirap, inalagaan ko siya. Pero ang ginagawa niya, nung gumaling, binabato ako, hinaampas ako. Tama ba, ginagawa, sabihan ka pa ng p***. Pero wala naman siyang nakikita. Hindi naman nakikita niya sa akto. Sir, mula simula nagsama kami. Simula't nagsama tayo, wala kang ginawa kundi mamerwisyo sa akin. Lahat. Wala kang ginagawa. Araw, gabi. Nasa anong trabaho ko. Anong ginagawa mo kaya, sa akin? Kaya ako nagkasakit. Dahil saan ka galing? Sobrang hindi yun. Pinapakain ko sa inyo, pinagpo ko. Sir, kaya ako nagkaganito. Wala kaya ka naman na nagawa niyan sa akin. Dahil pag nagkakasakit ako, nangihiba ako sa inyo. Na-paralyze na. Alam mo, marami doon sa mga kapitbahay namin magpapatunay na. Sobrang hirap ang ginadanos ko sa'yo. Halos araw-gabi. Kaya ayoko nang makisama. Okay. Ano ka, intervene lang ako ha, Kuya Albert. Opo. Inamin niya yung pagkakamali niya nung bago pa lang kayo mag-asawa. Pero ang sinasabi nga niya, nung nagkasakit ka, inalagaan ka,
Ikaw ang namimintang na nangangaliwa siya ngayon, pero sabi nga niya hindi. Inamin mo kanina hindi mismo na suspecha mo lang yun. Hindi ko narinig. Magpasalamat siya. Ma? Nasalamat. Wala. May tatanong ako. Nung nag-aalaga ka dun sa matanda, nung nag-umpisa ka mag-alaga, hindi ka pa nakatira dun, di ba? Umuwi ka pa sa una. Kaya nga eh. So, nung nag-umpisa siyang mag-alaga, yung sitwasyon niya, umuwi pa siya eh. Ang sa pagkakaintindi ko sa kanya, kaya ayaw niya nang uwi. Hindi niya na matake na lagi mo siyang hinuhusgahan, sinasaktan mo. Ngayon, binabalik mo siya dun sa sitwasyon na kung saan kayo nag-umpisa. Nagtatrabaho siya sa matanda, umuwi siya. Gusto mo bumalik siya sa ganun. Eh, ayaw na nga niya ikaw makasama una kasi po, nga nasasaktan na siya. Kailangan yung tanggapin ni Albert. Pareho yung starting point, ha? Yung starting point is respect muna sa isa't isa. Honestly, I don't feel qualified to give marital advice na ganitong kalalim ang pinagdaanan ng bawat isa. Pero syempre, as a female, as a woman lawyer, you cannot justify hurting and humiliating a woman like that. Ang lalim eh. Ang babalik na lang ako dun sa kung makikinig kayo sa isang nag-aral ng mga marital problems. Kasi ang lalim. Kaya ako nagtatanong. Kasi alam ko, kahit sabihin ko sa inyong dalawa, hindi naman kayo susunod sa amin eh. Kahit barangay magsabi. Pero pwede kayong magpakulungan. Pero kung hindi po siya ng tawad sa akin, bibigyan ko pa siya ng isang chance kung patatawarin ako. Pero hindi sapat yun. Ang hingi natin sa kanya, patawad at ano ang mga babaguhin niya. Isa-isay natin, ha? Kuya, be patient. Sinabi ko sa iyo kanina, huwag ka mawawalan ng pag-asa. Hindi pwedeng, karapatan ko to, sumunod ka. Mag-ayos na tayo, hindi na kita guguluhin. Tingin ko kaya mo siya ginugulo dahil gusto mo nga magkaayos kayo. Sa ginagawa mo the last few years, umubra ba? Yung nasaktan mo siya, yung sinisiraan mo siya, yung hinihigpitan mo siya, yung sinasabi mo, ano, napaamon ba siya? Hindi. Hindi po. Layong napalayo, di ba? Pag inulit-ulit mo yung pinanggagawa mo the last few months, the last few years, lalo siyang pagalit, lalo siyang lalayo sa'yo. Unang-unang hinihingi niya, ikaw ba tinatanggap mo pagkakamali mo at humihingi ka ba ng sorry sa kanya? Tinatanggap ko yung pagkakamali ko. Ang hinihingi kasi ng asawa mo, kanina napakatigas. Pero ngayon sinabi niya, bibigyan ko pa siya ng isang chance kung tatanggapin niya. Eh, ang problema, tuwing magsasabi ka ng oo, mali ako. Binabalik mo sa mali niya. Hindi mo ba pwedeng tanggapin na kung may mali man siya, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, mali mo. Kasi kung pagpipilitan mo pa rin mali niya, walang mangyayari. So, kanina pa niya sinasabi, never ko narinig sorry. Imbis na unahin mo yung sorry, inuuna mo kung ano yung sayo. Nagpapasalamat naman ako sa kanya. Wala akong narinig sa akin. Gusto ko sa akin kung marinig na sabi mong salamat. Humingi ako sa'yo sorry. Magpasalamat ka nga. Hindi sorry. Salamat sa ginawa mo sa lahat. Salamat sa pagmamahal sa akin at pag-aalaga sa akin. Sana patawarin mo ako. Hindi lang. Ang gusto ko. Hindi ko narinig sa'yo na. Salamat, Gina, sa lahat-lahat ng ginawa ko. Ngayon lang ako makakarinig ng salamat kung di pa tayo nagharap dito. Yun lang ang gusto ko marinig sa'yo. Kung ganyan ang sinasabi mo, hindi ako aalis sa bahay mo. Sana hindi magwatak-watak yung pamilya natin. Albert, magandang first step na yung marinig lang niya na sorry ka, na salamat. Saka muna iparinig yung mahal mo siya. Kasi hindi pa niya matanggap yun eh. Ipakita mo muna yung sinabi niya na magbabago ka na. So, pwede ba? Eto, after ka mag-sorry, pwede ba namin hingin sa'yo kahit anong galit mo? Unang-una, huwag ka magsasalita sa ibang tao. At pwede ba kahit anong mangyari, hindi mo siya sasaktan? Kasi doon step by step muna tayo, umpisahan muna natin yung prosesong ito. Kahit anong gawin niya, pagmamahal ang sukli natin sa kanya. Pwede ba yon? O, pwede po. Gina, pwede mong paniwalaan yon. Hindi ko sinasabi yung magkaayos kayo, magkabalikan ha. Madinig bigyan mo lang siya ng chance, ipakita sa'yo na nagbago siya. So, simulan lang natin, Ate Gina, babantayan namin kayo. Yan, narinig mo yung sorry, narinig mo salamat. So, may cellphone ka naman, Ate Gina? Meron po sira. Meron ka naman. Magbibigay kaming na... Nasira na po yung cellphone ko ngayon kasi umangat yung... Bibigyan kita ng bago. Umangat. Pero kailangan, itetext mo ko araw-araw kung anong grade niya, ha? O, dalawa lang, pasado o hindi. O ano, kuya? Ha? One day at a time. Kung galit na galit ka ngayon, huwag mo na isipin yung buong linggo, huwag mo na isipin yung bukas. Di ba? Pero yun nga, katulad nun, bawal magpalayas.
Gusto mo pala siyang bulik, pero papalayas mo. Pag lumayas, gusto mo naman bumalik. Beyond na to kung sinong tama't mali. Di ba? Ang question na, anong gusto niyo mangyari bukas, next week, next month? Gusto niyo nagbabangayan, nagsisiraan kayo? O gusto niyo at the very least, mag-umpisa lang muna ng bumalik lang yung respeto niya sa'yo at yung respeto mo sa kanya? Opo. Okay? So Gina, bibigyan kita ng load at ng cellphone. Araw-araw itetext mo ako kung sumusunod siya sa usapan o hindi. Ha? Opo, o, sir. Tapos, anong period ang tingin mo pag nakita mo, maniniwala ka nang bagot siya? Nakita ko siyang maayos na... Isang buwan po. O. Kuya, sipin mo muna paano babalik yung respeto niya. Kung may tiwala ka sa amin ni Ate Pia, kay Kuya Boya Bunda, maniwala ka. Anong... Maniwala po ako. Kami, wala kaming ibang intention dito kung hindi maging matiwasay ang inyong pamumuhay at saka yung mga anak niyo. Huwag mo nang uulitin, ha? Hindi ko na uulitin yun. Hindi naman kita pinapabayaan, ha? Mahal naman kita. Ikaw lang masyado sa akin. Kita mo, pinabayaan pa kita. Hindi kita pinapabayaan. Akita mo, ang tagal natin nagsama, pero hindi kita pinabayaan. Kung pinabayaan kita, eh di sana matagal na kitang iniwan. Hindi pa rin naman kita iniiwan, ha? Hanggang ngayon, wala naman akong lalaki. Sa isip mo lang yan, pero wala naman talaga. Tumaka na. Ma'am Pia, salamat po. Habang kinakausap po ni Kuya Alan ang mag-asawa, diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa po ang CIA review. Matapos mamagitan ang CIA with BA kina Gina at Albert, sinamahan sila ng programa sa isang pribadong klinika para magpa-check up. Niresitahan si Albert ng mga gamot at binigyan ng propesyonal na rekomendasyon para sa kanyang tuluyang paggaling. Naipaabot na rin kay Gina ang ipinangakong cellphone sa kanya ni Kuya Alan. Hangad ng programa na sa araw-araw na pag-report ni Gina kay Kuya Alan, pangmatagalang pasado na sa kanyang puso at damdamin si Albert. Maraming salamat kay Kuya Alan, kay Ate Pia at kay Kuya Boy at nasolusyonan yung aming problemang mag-asawa at napachat up pa ang aking asawa. Maraming pong salamat sa CIA with BA. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.